na sila kung sila ilalagay. Claude Louis. Okay, a lot of Louis today. Kanina meron din. At teleport na naman na Claude. Oo, special yung, delivery. Yung ano, no? Yung instant split push ng Louis with a ooh, with a BMI. Lolita! Against Johed? Pero maganda siya against Louis. Para mga vacuum. Yeah, I mean, nare-reflect yung projectile nung kanya mga first kill. Pero nakakatakot lang kasi parang yung gustong gawin ng Lolita, parang hindi mo magagawa sa harap ng Johed eh. Parang medyo ililipat ka ng pwesto, mahihirapan ka. Shantz, final thoughts about the lineups that we have. For TLPH, scaling-wise, early game, kompleto. For Blacklist International naman, meron silang mga kunat at set of plays. Medyo crucial lang kung paano magiging rotation though. Yeah, honestly, Blacklist International, they have to win early game. If they don't, TLPH just takes over this game. Louis being added into the lineup of Team Liquid Philippines. Madalas nakikita natin in the banning phase, but Sanji is gonna use it. Meanwhile, Lolita and Hylos for the front line of Blacklist. This is game number one. Casters, paso. It's the final bout of week number three. At magtatabanan na sa game Welcome one of Blacklist Mobile International Legends. Team Liquid Philippines. Muli kami ang inyong casters. So, si Umi, kasama dito si Burrito. At pag-usapan muna natin. Game number one. At muli, makikita na nga natin na kalmado muna ang lado ko. Babalikan mo yung gusto kong sabihin, no? Yung match up kasi ng magkabilang team na to, yung composition na meron sila na point out ito, no? Itong Johed, maaari niyang ma-disrupt yung pwedeng gawin ni Haji na mga positions. Kasi di ba kapag ka, hindi ko sure kung ganun pa rin ba. Kasi kapag naka-shield ka, naka-Guardian's Reflection ka, pag hinagis ka ni JP, matatanggal pa yung Guardian's Reflection. Hindi, parang malilipat lang ang iwas lang, may iwas lang. O kumbaga parang imbis na... Paganon. Imbis na pabalik na... Napunta pa sa iba. Okay. Mga ganong klaseng galawan lang. Pero ito, gusto ko din i-point out, ito yung actually ginawan ko ng video, pa-plug ko na rin. Ayan. Itong Joey Julian na to, halimaw yung damage ito kapag ka natamaan ka ng level 3. Wala talagang nakakasurvive. Siguro bilang lang Tirisla. Hylos na nakarevitalize. Kapag yun lang, kapag tumama yung dalawang to, asahan mo na, there might be early kills. Pero I just have to commend as well, Blacklist International, they're really doing well in terms of making sure na alam nila kung nasaan ang PNPH. No, kumbaga parang sa padalian ng ano, kumbaga on paper, mas madaling paganahin yung ganitong klaseng lineup no, na meron ang Blacklist International. Wala lang ano, hindi na super complicated as compared dito sa Team Liquid PH na ang dami mo pang kailangan gawing Cheche Bureche, kunyari. Kailangan mong tumama ng maganda yung diversion play mo, di ba may mga positioning pa yung niko-consider. So, tama ka nga dun eh, no? Again, parehas, may pros and cons yung gantong klaseng lineup. Pero dito magsisimula at makikita natin yan sa unang pagong ng laban na ito. Dito natin makikita no, kung kaya ba ng mga basic composition manduhan ang TLPH. Because ito yung parang back to basics tayo dito for Blacklist. May maganda kang frontline, may wave clear ka. At at the end of the day, kung malalaro nila to ng saktong MLBB lamang, ay mababa yung chance na magkamali sila. Kaya naman TLPH, bukang i-reset ang ating pinakaunang pagong, RTZ, nagpa-farm na rin muna sa ngayon. Actually, kasi nagpa-purple buff pa itong si MP The King. Eh, no? Kaya nag-decision din ng Blacklist International na i-reset na muna. Hayaan muna natin na magsimula dito ang Blacklist International. Habang ang Team Liquid PH naman, sumisilip-silip din. May diversion play na pwedeng iantay dito si Sanji. Bam! Pero mandun yung ejector play. Epic the King will secure that first turtle. Habang may knock-up na naman, Eternal Guard flicker out mula dito kay Haji. Atras din si Lord JM. Pero andun yung diversion. Masasalubog din natin si Exor. Pero mapaflicker din. Pero hindi magtatagumpay ang plano ng Team Liquid. Kahit ba hindi nagtagumpay dahil hindi nakakuha ng kills, maraming na-burn na flicker. In fact, lahat ng flicker ng Blacklist International ay na-burn sa mga plays na binato nila doon. At si Sanji ay may hawak pa rin na battle spell. Still, ang pinakaunang bagong ay napunta sa kamay ng Blacklist at parang ganun lang. Lord JM, makakaalis pa rin. Napakakuna talaga ng kabayong ito, no? Ano ba to? Ano to? Centaur to, di ba? Yung ano? Oo, centaur. Kalahating kabayo, kalahating tao. Tama ba ako? Tinalo pa yung chicharon sa bas sa kunat. Parang gulong ng truck sa kunat. ganon katigas. Okay.
Okay, Retria, ginamit na rin. Andun yung unstoppable force, pero hindi niya mabibigilan ang pagsalubong sa kanya ng Blacklist. Mahirap din kasi kung mag-isa ka lang talaga, kahit sinong iba tumutun, ay talagang mabibigyan ka pa rin. And this is really nice rotation coming in from Blacklist International. Nakaplato ng konti si Oheb. Nakakuha pa siya ng ano, akala nyo, ano, maliit na pera yun. Hindi. Kapag nakapag-plato ko at scrub, para ka nalit nakakin yan. Oo, no, laking tulong talaga. Lalo na, no, medyo item-dependent din yung mga heroes na nasa gold lane natin. Remember, isa to sa mga keys to victory na kailangan tutukan ng, ano, ng Blacklist International, no, yung mga mage na hero na magmumula dito kay Oheb. Parang ilang seasons ago, di ba? Iyan na yung mga ginagamit niya. Naalala ko nun, may mga alis pa, may mga lunox, di ba? Season 7 MP, and man, alis god to si Oheb. Di ba? Pag nakakuha ng Winter's Truncheon pa noon, pwede nang mag-risky play. Risky. Yung mapapasok ng mga first skill, tapos ulti, tapos... Hawi buhok, diba? Winter's Truncheon. Di ba? And ngayon, mukhang dahil bago na ang panahon, JP ay mapapalikod ng bahagya. Turtle, sinimulan na ng dalawang kupunan at mukhang Blacklist ang hahawak nito. Okay, magiging lima ang miyembro ng Team Liquid PH na hahapol doon sa unang pagong and flicker. Kasabay pa nga nung onward ngayon. Atras muna dito si Carl TZ at si MB the King pa rin ang makakuha ng Turtle ngayon habang nailapag na rin yung mga ultimates na manggagaling dito sa Team Liquid PH 1v1. Exhort ay mamamatay! Sasama pa nila si Lord JM! Grabe yung ginawa ng mano doon ng TLPH, pero hindi pa tapos. Sanji, nakita! Ako po, nakita si Sanji dito at wala na siyang magagawa kundi kumaripas ng takbo. Pero hindi papayagan ng Blacklist na makaligtas yan. Mainit Rometri si MP ngayon na nakadalawang pagong. Kahit ba 50-50 yung mga nakita natin doon, siya pa rin ang nananaig sa pag-retribution. Kaya naman titignan natin ang ating mga item. Slight item check tayo. Mukhang masasabi natin na masakit na si Oheb at this point lamang ng 1.5k against his counterpart. Oh, gusto ko rin i-highlight dito, Flash of the Oasis ay available na para kay Haji. Ito na yung mga bagong buuhan. Kung ikaw ay hindi matagal lang hindi nakasubaybay sa bagong updates ng mga ng MLBB, eh nilalagyan ng Flash of the Oasis yan dahil nga kailangan mong ma-maximize yung gene-generate na shield. Oh. Diba? Doon sa kanyang passive. Kaya nga, binibuildan din niya ng Blood Wings. Oo nga. Na, by the way, kung napanood nyo nung isang araw, ay Blood Wings Hanabi na po ang galawan. At diversion play, mukhang makikita. Yan na nga. Ayan na nga. Unstoppable force sa ejector. Pero nandun yung turn and card! Yung counter engagement mula dito sa Blacklist International magtatagumpay. Kasi dalawa ang kanila matitignan ko. Sama pa ito rin din sa mga iba habang atas muna si Carlito. At hinahabol siya ni Lord JM. Habang nangyayari pala yun, yung gitna ay tinakedown na rin ni MP. Grabe yung ginawa ng Blacklist doon na paghintay. Grand entrance. Parang Carlos Yulo pumasok na hat na hihintay. Ibang klase talaga. At ang Blacklist International ngayon, ramdam na nila yung lead na nakuha nila. Ngayon natatawid na tayo sa mid part. Ang kailangan na lang gawin ng Blacklist dito ay panghawakan yung lead na meron sila. Pero hindi na to bago para sa Team Liquid PH. Ilang beses na rin sila napunta sa ganung klaseng sitwasyon na nalulugi sila sa early pagpunta sa mid to late game. Nagagalawan na, may galawan ang nagaganap. Meron kasi silang mentality na parang yung killer instinct na tinatawag natin. Uh-oh. Yung kapag may naamoy silang mali, pwede nilang ituloy-tuloy yun. Kaya kailangan pa rin mag-ingat. Parang ganun lang. Ito na nga ba? May mga pagkakamali ba? Kasalanan nga ba? Hindi. Kasi si Sanji ay mamamatay. Makikitatlo pa nga dito para sa kumunan ng Blacklist International. Pero kabawi dito dalawa. At si Sanji ay hinahabol na tatlong members mula dito sa Blacklist International. At apat ang babagsak. Grabe yung paglikod ni MP doon. Pero ito na, Benny Cutie, naghanap ng gante. Pero napakakunan ni Lord JM. Sadyang babagsak siya! Ay, ang kunan! Pero wipeout! Mula sa mga agents! 1-4-1 trade ang last fight na yon. Pero wipeout pa rin ang nakuha ng Blacklist dahil napakaganda ng team fighting na pinakita nila in the top side. At agaran itong tinapos in the mid lane as well. So far, kontrolado na ng Blacklist International ang early game. At yung early game power spike sana ng Team Liquid Philippines ay hindi na naig in this game. Yeah, sinasabi to ni Midnight kanina nung nasa panel, kailangan makontrol ng Blacklist yung early game kasi design yung lineup ng Team Liquid PH para dun sa mga early game eh. Yung mga ejector, unstoppable force, yung burst mula dito kay Carlito, yun talaga yung kailangan nilang paganahin. Pero ngayon natatawid na tayo sa mid to late game part. Hawak na ni Benny ang bola. Oo, nakay bola na ang Benny. Nakay bola na ang Benny. Hindi lang bagyo, pati bola. Hawak na.
At ayan na nga, hihintayin na lang ang late game for Team Liquid. Pero mukhang pinapabilis ng Blacklist International ang tempo by going 5-man rotation dito sa bot lane. At agaran naman nilang susubukang ipush ito. Nako si Benny, medyo delikado, no? Lalim ata niya. Op, andun yung fracture play. Pero isusuko na ni Benny. Team Liquid PH. Medyo nag-struggle sila dito sa laban na to, ha? Oo, man, hindi na kasi pwedeng depensahan yun. Kumbaga, parang kapag 4v1, kapag patapos na yung BMI, kailangan bumalik ka na agad, kung di, baka mamatay pa. Pero ito na, Lord Fight, this is the first Lord of the game. Dito pwedeng magkamali. And dito natin nakita yung mga teams na kapag natalo sa team fight in the first Lord, ay kadalasan bumabalik sa, kumbaga, 0-0 ang score natin. Oo nga, kailangan kontrolin ito ng Blacklist International. Remember, napag-uusapan natin na itong Team Liquid PH, matagal na rin magkakasama. Oh. Marami na silang Lord Fight na naipanalo. Oh. Marami na silang mga team fights na ganito na naipanalo. At kailangan lang kontrolin ng Blacklist International, lalo na yung mga flow ng minions. Pero may papadala ata na gagawin. Oh, ito na yung sinasabi natin, ang sama nila ay solido na. At maganda na nga pag-check push dito ni Sanji. Sabi, di pa rin na nakikita si Lord JM. Nasa Pixel Brush lamang nagtatago ang dalawa. Pero mukhang ang Lord ay hahawakan na ni Owen. Okay, pinapakita mo rin. Ha? Kanina doon si may badang ibaba. Pero si Lord JM, naku po, sumuro na yung kabayo. Ay nabag na Eternal Guard. Habang yung Numinum Blast ay nabitawan na nga rin lang. Atras muna sila dito, walang mamamatay. And 12K yung buhay ng Lord. Ito ata ang round 2 ngayon. Lalaban na naman yung Blazing Duet si Berit Beauty. Pero si Kong JC, Carlito pa rin na makakakuha ng Lord na yun. Habang si Berit Beauty makakakuha rin ng isa, Oheb, makakabawi din naman. Pero dalawang mamamatay. Pero si Oheb, sinasayawan lang. At doon yung knock-up. Sanford with a double kill. Mamamatay din si Sanford doon. At nakakuha na naman si Carlito ng isa. Massive cold swing para dito sa Team Liquid. Ang 3K na lamang ng Blacklist kanina ay naging 1,000 na lang. At hindi pa tapos yun dahil lalabas pa ang Lord. At pwede pang madagdagan ang mga pwedeng gawin ng Team Liquid Philippines. Panoorin natin kung ano nga ba nangyari sa Lord push na yun dito sa Infinix Instant Replay. Ayun o, binalibag naman pala yung horsey. Ang ganda ng haggis na yun. Actually, nagkalat-kalat din ang Blacklist International. Nabugaw din kasi ni JP, no, after nun. Hindi na alam ng Blacklist International kung paano sila babawi at unti-unti silang bumagsak. Pero nice effort para kay Oheb. At least kahit paano mapababa yung malaking lead na nakuha doon ng Team Liquid. Even ball game na ulit ang ating pinapanood. Patalon-talon na lang ang gold lead in Team Liquid Philippines. Finally finding that winning team fight. Kaya naman kontrolado na muli nila ang mapa at agarang binalibag ang center. Aray ko po, minasahe. See you soon ka muna. Minasahe ng 5 members ng Team Liquid PH. Yung kabayong yon, Lord JM, 4 deaths para sa kanya. Hindi nga siya nakapindot ata ng attack button dun eh, kasi nagugulat siya, di ba? Kumbaga, inaliyup namin, nasa ere pa lang, dinadakdak na. Wade to Lebron, parang Wade to Lebron yung connection dun. Pero ang problema, apat na members yung nag-aabang sa kanya. Oo, at ayun na nga masakit. Main tank, isa sa mga pinakamakunat sa kupunan ng Blacklist International ay agarang kayang matunaw ng ganun. The revitalize was in use during that time dahil alam naman nilang hindi naman pinaglalaban ng mga objectives. Kumbaga free pick off, yes, yep. Pero hindi naman kailangan mag-full commit dahil wala namang pinaglalaban na objective. Yeah, and ang maganda dito na para sa Blacklist International, meron pa rin silang aasahan. Again, hindi mo kailangan tutukan si MP The King dito eh, kasi hahayaan lang nilang gumalaw kung saan man gustong parte ng mapa nito ni MP The King. Kasi any moment, napakabilis niyan, ang daming mga dashes, and yung fracture na pang-burst niya, di ba, laking tulong noon para ma-takedown yung mga malalambot na hero from Team Liquid PH. Ang kailangan lang nilang protektahan dito ay si Exhort. May dalawang death na, pero napaka-importante kasi yung mga deadly grasp, di ba, yung mga pokes niya, yung pambaliw, di ba? Hindi lang naman pang pang-poke, kundi pang huli na rin sa kay Carlito, no? Dahil alam naman natin yung Julian, ang favorite combo ng ating mga assassin main ay yung upgraded na dash. Uh-oh. So pagka nawala na yun, pwedeng-pwede na siyang ma-crowd control, and it will take around 5 or 4 seconds. Before tayo makakita ng isang pang combo na gano'n. Pero ito na nga, ginagawa na nila ang forbidden teleportation jutsu. Pinakamalayong BMI, pero andun na naman yung ejector play mula dito kay JP. Pero sila ay pupuntahan na ng Blacklist International. Katakas pa rin dito si JP, babagsak dalawa ang matutumba sa kanila. And Sanji ay naisama pa nga rin doon. At tras muna si Carlito. Dito na ang mga agents. Pero wala na uling mamamatay doon. That's a nice full commit mula sa Blacklist International.
Lamang sila dito sa Lord Fight, pero hindi ibig sabihin ito ay hindi pa rin dito 50-50. Buhay ang retriever ng Team Liquid Philippines. Okay. At nandyan na si Carlito. Okay, binibait lang nila yung Lord. Ayaw na nila hampasin 17K kasi alam nila na any moment si Carlito ay pwedeng pumasok. Kaya lang papasukin na kagad nila. Tumaba doon yung charge. Dash out muna para kay Carlito at isusuko na nila itong Lord na ito, pero may ejector play. Kaya lang mali ata yung ejector. Diversion! Hiniwala pa lang ejector play kasi nandun yung diversion play. Andito pa lang yung unstoppable force at tinutunaw na unti-unti. Si Adi bumabalik yung mga damage. Pero si Sanford nakakuha na rin ng isa. Mag si Chanji ay babawi din. Dalawa mapapatumba ng Team Liquid. 2-4 Lord. Magagamit pa rin naman nila ng bahagya ang Lord Push via the Mega Minions. Pero expect natin na matutunaw na itong Lord doon sa may bandang ibaba. Dahil nga may wave here at may damage ang Team Liquid Philippines. And even if Blacklist ang nakakuha ng Lord doon, ay ang damang ay nasa kamay! Carlito the Great, ladies and gentlemen! Pero hindi din conceal play. Any moment ay pwedeng tumalon itong si JP. Wala naman siyang flicker. So ngayon ay isusuko na muna yung inhibitor turret. Pero sabi ni Lord JM, abante ba? Ah, okay, masakit na rin pala yung mga dispersion rotation. Grabe yung nangyari doon na solo kill, no? Assassin kontra sa assassin. Hindi. Pero mo, ine-explain ko pa yung mga nangyayari. Sabi ni Carl, manahimik ka na dyan! Pumatay ng isa. Grabe bang klase. Ito na naman, look at that. Napakalayong BMI galing doon sa diversion play from Sanji. Ito na yun eh, yung ultimate wave control tandem. Sobrang kaya nilang mag 5v5, pero kaya din nilang lumit push nang hindi masyadong nawawala. At tandaan natin, may isang marksman lang na kayang gumawa niyan, Moskov, dahil meron siyang spear destruction. Pero kung wala kayong Moskov, pwede na rin to. Luigi and Claude, in fact, mas mabilis pa nga to. Tsaka hindi kailangan tumama yung abilities mo dahil pwede mong pindutin pabalik lang. Tsaka nakaka-confuse yun, lalo na pag bilangan ng mga heroes. Kunyari may mga Lord fight, tapos nasa ibaba si Benny Cutie. Akala mo nasa ibaba talaga siya, pero BBMI out lang siya, makakasama na kagad siya sa teamfight. Minsan kasi ganun yung nagiging call, di ba? O 4v5 to, kulang ng isa. Di ba ganun yung nagiging call dun eh? And for this game, mukhang hindi kayang gawin yun ng Blacklist. Pero ito na, diversion play once again. Pero mukhang punta lamang sa top lane para mag-check ng bush at agarang ang bumi BMI. Nakakatuwang manood ng minimap ngayong larong ito, mga kaibigan. Mm-hmm. Dahil para tayo naglalaro ng agawan base. At hindi natin maintindihan kung bakit nga ba kung saan-saan na lang sumusulpot si Benny Cutie. Mga larong Pinoy, di ba? Oy, si Claude pala ang fourth most pick sa history ng MPLPH. Pilipinas mukhang Claude. Okay. Ayan na! Ayan na yung ejector. Ay, naku, natunaw kagad! May lalapag doon yung ultimate Eternal Guard as well. Pero walang dami nangyayari dito sa laban Aray! Na ito. At tumama rin yung Numino Blast Blazing Duet. Pinagsasaluan na ito. Pero saan tumabalik? Bumabalik yung mga shrapnel. Ang hirap doon. Para mong binaril yung sarili mo kapag ka nag-blazing duet ka sa dapat ng Lolita. And I think this is also the answer to the question kung bakit nga ba Lolita ang ginamit ng Blacklist International dito. I think it is a specific counter to this Benny Cutie Claude na gagawin na naman ang Forbidden Jutsu. Grabe. At babalik din sa kanyang mga kakampi. Grabe, tinalo pa si Mina to. Two places at once. Ibang klase to ha. Ngayon na magre-react itong si MP the King doon sa may bottom lane. Actually, go signal ito para sa Team Liquid PH na i-burst. Pero kasi alam nila yung kakayahan ng Blacklist International. Andun yung mga glorious pathway ni Lord JM. At ngayon, Sanji, available na rin yung kanyang Blood Wings. So, additional shield para sa kanya. Added survivability din kasi nga naman wala naman